showbiz fanatics Alden Richards abay may pambubuking kay Miss Catherine Bernardo sa kanya pong statement. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video ay in-announce na nga po ng GMA Sparkle, GMA Arte Center sa kanilang Instagram post kung saan si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards ay tunugure ang most loved team of the year. So wala na po talaga magagawa ang ilang mga bashers ng Kat din dahil sila na po talaga. At ipinakita na po yung official na statement na sila po ang mag-uuwi ng award na ito, no? So marami po talaga yung mga nagko-komento lalo na sa social media, no? Sa ilang sa mga sa Twitter na talagang pinaglalaban na bakit daw si Alden at si Catherine. So isa lang masasabi natin diyan katulad ng sinasabi ko po sa inyo, hindi po kayo ang hurado. May tamang hurado po para diyan. At dahil diyan, ngayon ay pinagpipiestahan din ng ilan sa mga interview ni Mr. Alden Richards patungkol sa dun sa kanilang naganap na world tour. Panoorin natin ito. Sobra, yung joy is here. Tapos naglakad-lakad kami sa streets ng Hong Kong. We went back to the harbor. Nandun din kami. Na-discover ko na parang actually the character of Ethan. Hindi naman pala talaga siya nawala sa akin. So, base po kay Alden Richards sa kanyang initial interview during the world tour ay naitatanong lagi sa kanya patungkol sa kanyang upcoming movie na Hello Love Again. Sinabi niya dito na hindi raw naging ganun kahirap sa kanya na bumalik doon po sa karakter bilang Ethan. Kahit 5 taon na po ang pagitan bago po nagkaroon ng HLG Part 2 or Hello Love Again Part 2. Or Hello Love Goodbye Part 2 ay talaga namang very grateful po si Alden dahil hindi niya po kailangan ng malaking adjustment. Pero sa isang interview din, meron po siyang inamin na hindi niya akalain na magta-trending. Panoorin natin. May iba sa Hello Love Goodbye. Parang off camera na may iba dyan. Sige sana. Pero pag-update na lang po ako. Pag ano na, pag-ready. Okay. Sa kanya pong initial interview ay meron pang humabol na isang journalist doon at naitanong nga patungkol po doon sa tunay na score, real score ng kanilang relationship ni Miss Catherine. Tinanong ng isang reporter na totoo daw ba ang balibalita na hindi lang pang on-cam yung kanilang relationship, ano? Parang ganun kung i-transpose natin yung tanong kay Mr. Alden Richards. At sa sagot niya pa lang is kumbaga parang you need to read between the lines eh. Sabi po ni Alden, although hindi niya po ito tahas ang sinagot ng direktahan, ng talagang sasabihin mo na kung yes or yes, kung no or no, ang sinagot niya kasi is babalitaan ko kayo pag ready na siya. Ganon po yung kanyang ano, yung kanyang hindi natin alam kung ready, sinabi ba ni Miss Catherine sa kanya na hindi pa ready si Catherine for a new relationship or hindi ba ready si Catherine para i-announce sa publiko yung totoong relationship nila ni Mr. Alden? It either of the two, no? So, sabi ni Alden Richards, maaaring ito rin po yung isa sa mga sagot dun sa mga bashers ni Catherine na sinasabing parang ang bilis-bilis daw napalitan ni Catherine Bernardo itong si Mr. Daniel Padilla, na bagay na kinukundina ng ilan na parang wala na bang karapatan si Catherine. Kahit na sabi natin na nagdaan po siya sa isang relationship or long relationship, but wala pong makapagsasabi sa atin at wala pong pwedeng magdesisyon sa atin kung ano po talaga yung gusto ni Miss Catherine, na ba? So kung gusto niya po or sinabi ni Alden Richards dito, mag-iwas na iwas siya eh, na magsabi patungkol sa kung ano mang real score between them. Kasi sabi nga ni Alden, what you see is what you get. Ang pinakamoto niya in life, a private life is a peaceful life. Mas maganda pa rin talaga na meron silang tinitirang private sa buhay po nila, kasi pag mas lalo nilang binibilad, no, sa social media yung kanilang buhay, mas lalong pinagpipiestahan yung mga magandang relasyon sa sisira dahil ang daming mga taong nakikibatin. Ganun po yung set of relationship na gusto nitong si Alden Richards, na lagi niyang sinasabi yan. At tayo bilang mga supporters po ng Kat din, eh ang pinaka pwede natin gawin is supportahan lang po talaga kung ano po yung desisyon nila, 'di ba? And wala na po tayong rights para pasukin pa
at talagang pilitin, ano, nasa tamang oras, sa tamang panahon. Yan kasi ang pangit din kasi naaamin sila sa ganitong sitwasyon na may movie sila. Parang mababahiran kasi na parang ginagawa lang nila ito for publicity pa dahil may movie silang paparating. Yun po yung iniiwasan ng lahat. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa latest update natin. Sabi po ng isang commentator, Lori Toy, sabi niya, ano ba ibig sabihin ng padilya kay Kat? Kung ayaw ni Nanik Daniel, huwag pilitin. Marami pa kayong sinasabi. Tama, dapat huwag niyo nang gayanin kayong mga padilya na kampi na mali yung mali, yung mali sa no tama at sa taano. Ano ba yun? Sabi ng isa pa, bakit alam ninyo kung anong pinag-awayan ni Daniel at Catherine? Wala pa naman kayong napapatunayan kung bakit nag-aaway sila. Masyadong mapanghusga, wala naman kayong alam. Hayaan ninyo si Catherine kung sino ang gusto niyang makasama sa buhay. Wala kayong pakialam kung sino ang gusto niya. Which is very true, diba? I agree with you na wala tayong right para po pigilan at pumili kung sino ba talaga ang para kay Catherine. Tanging si Catherine lamang ang may karapatan to choose kung sino ba talaga yung gusto niya para sa yung sino yung gusto niya. Hindi natin pwedeng sabihin na kailangan si Daniel, kailangan si Alden, 'di ba? At the end of the day, only Catherine will decide. At wala tayong, hindi natin pwedeng panghimasukan yun dahil personal na buhay niya yun. Kung alam niya pinapakita ni Catherine sa publiko ngayon, that is for public consumption. Pero yung personal niya, parang mas natuto na siya na maging pribado. Sabi ni Ma'am si Amelita Nodalo, good evening Miss Dar. Kung ayaw nilang maghaka-haka yung mga netizen, bakit ayaw nilang magsalita? May freedom naman tayo, natural lang din mapag-usapan sila. Kasi public figure sila, natural lang yan. Which is true, diba? At tulad po ng isang issue patungkol kay Harry Roque, tsaka sa isang singer, diba, na parang na-i-issue sila, and then ang ginawa po nung singer, nagsalita siya na hindi totoo yung mga kuro-kuro ng ilang mga netizen. At ngayon, tapos na, hindi na po humaba yung issue. So, gano'n naman po yung gusto ng tao, diba? Kumbaga parang tayong mga netizen kasi, yung mga fans kasi, parang sinasabi natin that we have the right na magpaliwanag sila, ba? Diba? Pero sabi ko nga sa inyo, at the end of the day, sila pa rin yun eh. Sabi po ni Ma'am Shikaril Milita Eugenio, talaga namang Robin Padilla, sigurado na babalikan si Catherine ang babaero mong pamangking gaya mo. Binasura na nga niya si Catherine yung babaerong Daniel. Ngayon pa, Catherine, malayong-malayo nang itinakbo ni Catherine. Baka nakalimutan mo sinabi ni pinatawad ang babaeng Daniel for kalayaan, hindi para bumalik. You're true. Yun naman po yung statement ni Catherine. And sabi pa, ay naku, tapos na yan. Ano sinasabing magkakabalikan? Tapos na. Anong mga bata ba sinasabi? Hindi na teens ang mga yan. Adult na kaya nga nakapag-isip na ng mabuti si Kat eh naka-move on na dahil alam niya mali ang desisyon niyo on ngayon. Nag-matured na siya kaya tumigil na kay Kat, no, tapos na talaga, walang samaan ng loob, move on na. True, pare-pares time, pare-pares nang mag-move on para tapos na. And sabi ni Miss White Rose, tama na, tapos na, hayaan nyo na si Catherine. 11 years na kasama nyo. Ano nangyari? Maya naman kayo sa pamilya ni Kat na tahimik lang. Sabi naman po ni Regidor Katipon, Idol Robin, ang di maganda sa'yo, nakikisawsaw sa isyo ng pamangkin mo. Walang maraming maiinis sa'yo. Ang magandang gawin mo, pangaralan mo, pamangkin mo. Hindi yung si Kat ang lagi nyong tinitira. Ayun. Which is, kaya mahirap din talaga sila mag-comment patungkol dyan eh, diba? Kasi tahimik na si Catherine tsaka si Mr. Daniel. Tapos, yung mga nasa paligid naman niya, yun ang nagsasalita. Yung mama ni Daniel nagsasalita. Yung mga, yung tsuhi ni Daniel nagsasalita. Pero si Catherine still tahimik lang, no? Sa kanya pong, sa sitwasyon ngayon. Kaya naman, talagang hinahangaan po si Catherine pagdating sa pag-handle ng mga issue. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!